Why not? A wedding proposal. That's right. Wedding proposal to kick off your campaign period. Now that will serve you well. Yes, Pa. Yeah. I'm really sorry, Papa. Nagawa ko lang ho yun dahil mahal na mahal ko si Rafael. I'm so sorry. Ayaw mo siyang mawala, ha? Yes, Papa. Then please stay on the sidelines. Quietly and discreetly. Huwag kang maging balakid sa mga plano ko para sa asawa mo. I allowed your union with my nephew. And I can break that union. Just like that! Please. Please. Please, Papa. Please, huwag niyo pong gawin sa akin at huwag po. Anong huwag? Ha? Anong huwag? Alam ko mga sikreto mo, Mercedes. Sa tingin mo ba pagka naalaman ng asawa mo yon, hindi ka niya iiwanan? Ano, nadochope ka na, no? Ito, tandaan mo, Ilyasar. You are going down! You are going down! Not me! You are going down! Not me! Tsaka yung ginagawa mo, kuya, pinagbabantaw mo ang buhay ng presidente. Eba, krimen yan! Kung hindi ko lang sinasaalang-alang ang pahiging magkadugo natin, pananagutan mo yan. Isang tawag ko lang ng security ko. Ah! Palabasin mo na si Moises ang sumaksak kay Eleazar. Kung bahala, sir. Code 1018! Code 1018! Kailangan ng medic dito sa presidente! Bilis! Moises sa Malonzo, ikaw ang pumatay sa presidente! Sir! Sir! Hindi ako! Sir! 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 President! Hindi! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako ang pumatay sa presidente! Tarika! 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 Hindi ako! Ikaw! Hindi! Ikaw ang pumatay sa presidente! Hindi! Sige lang! Dali lang! See, it's like hitting two birds with one stone. Mawawala si Elizar, makukulong pa si Moises. Come on, guys! Let's celebrate! Actually, may hinutusan na ako to get rid of that kid. Pasensya na, Brad. Napagutusan lang ako eh. Oh.
humarap si Elizar sa press, that will be the end of it. I don't think so. Ba't ka ba masyado nag-aalala? Because there's no stopping him from telling the truth. At alam mo mahirap kalabanin ang statement ni Elizar. You of all people, alam mong lahat ng gusto at nalulusutan, di ba? At sa lahat ng gusot na nilusutan ko, you were always by my side. In fact, in all those situations, be it character assassination, smear campaign, artful deception, and, well, dirty politics, you were always a genius at the art of mudslinging. That is why I'm sure it's going to stay the same. Hindi ka papayag na mangyari yun dahil isa ka na sa amin. Kapamilya ka na. And you know very well that if one of us falls down, everybody falls down. Sinunod ko ang gusto mo. Nagparaya ako para maging presidente ang alaga mo. Nasaan yung anak ko? Uwan ka dito. Sabo, dito. I was just reconsidering na I just might hold on a little longer sa anak mo just to secure the fact na hindi ka na magiging threat sa pamilya natin. Sir, sir, sir. Stay dyan! Okay, makailam. Look at what you're doing. Kita mo yan, yung kinikilos mo yan, yung mga asta mong yan. Kanya malamang mas maging matagal pa ang pagkikita niyo ng alak mo eh. You gave me your word, kuya! Obviously. And I can also take it back and I will. You should know by now na mali ang makipagmatigasan sa akin. What's going to happen now? Soon, baka ang mangyari, ang magkakaroon ng reunion, ang anak mo at ang nanay niya, at hindi kayo. Paano nakapag-utos si Elias? If he was in a coma nung mga sandaling yun, di ba? Baka kumilos yung tauhan mag-isa pa. Maybe. Maybe, maybe. Pero... hindi. Mali, may mali pa rin. May mali pa rin. May mali pa rin. Sir, sinabi ko na po sa inyo lahat ng alam ko. Ano pa po bang kailangan niyo sa akin? May mali. Ha? At sino ang nag-utos na ilipat ng detention cell si Rafael? Sino nagpadala sa inyo? Okay, mag-alala, sir. Pinadala po kami ni Presidente Elizar. Thank you.
baka naman anytime tatawagan ka na ni Rafael. You have so much faith in him. No, I have so much faith in you. Alam kong maayos mo ang lahat. Which I did. Nung nabalitaan ko na may nagutos na ilipat siya ng detention facility, I even tried to have the convoy intercepted. Baka naman it's official. Official? Kapag hindi ko alam, hindi yun official. Hanap siya ng paraan para makatakas. He wants to play games with me. Jaime, hindi nilaro to. Lives are lost. That's right. At siya ang magbabayad sa mga namatay dahil sa ginawa niyang pagtakas. Sugatan sa nangyaring inkwentro sa pagitan ng pinaghihinalaang mga tauhan ni former President Rafael Sagrado at ng otoridad kanina. Ayon sa mga nakasaksi, inambush umano ng pinaghihinalaang mga tauhan ni Sagrado ang police convoy nito habang inililipat ito ng detention center. Maasahan talaga itong news team natin, ano? Isang tawag lang. Kailangan linawin mo sa mga tauhan mo na hindi shoot to kill si Rafael. Paano pag lumaban? Ano silang magagawa? You can't be serious. Poor Rafael. Hindi lang corruption ngayon ang kaso niya. But also, murder. Nabaril at napatay umano ni Sagrado ang driver ng kanyang convoy bago ito nakatakas. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap na ng pulisya si Rafael Sagrado. You look shocked. After all these years, you should know by now that there's nothing that infuriates me more than when I am being betrayed. Kapag trinaidor mo ako, you will be treated as an enemy. I couldn't care less kung sino ka man. Ikaw na yan. Sir. Sir, ano siya nangyari kanina? Pasensya na ho kayo. Sir, 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 sorry, sir. Sir, pasensya na ho. Sir. Sir, sorry. Huwag kang makialam. Sir. Huwag kang makikialam. Sir, pasensya na, sir. Sir, anong gagawin mo sa akin, sir? Ayokong napapahiya! Sir!
sir. Ang sabi ko, dispatchahin mo. But not in public. You just caused unwanted attention. Paano ngayon? Eh di pati ikaw, wanted. Sir, makakabawi po ako. Boss naman, ang dami ko naman ng trinabaho para sa pamilya ninyo. Ngayon lang naman po ako pumalpak. Boss, nangangako po ako. Hindi na po mauulit to. I'm letting you go. Bago ka pa magkalat ulit. Boss. Boss! You're fired! Divine? Divine! I'm sorry. May mga bisita na sa baba. Yes, I know. We'll attend to them. I'm sorry. Let's get you cleaned up. Oy! Kayo na bahala rito! Divine? My God! Sa kapatid, sa tatay ng nanay mo. That's right! Si Christine Malonzo ang tunay mong nanay. Isipin mo yan, di ba? That's so good at keeping secrets na kahit sa amin. Ngayon pa lang namin nalaman na kapatid pala kita. Bakit din niyo sinabi sa akin? Totoo yan. Dahil pinapatay ni Daddy yung nanay mo! Bastardo! Enough, Justin. Can you blame him? He was a mayor who was planning to run for Congress. Siyempre, masisira ang political career niya kapag naalaman na meron siyang anak sa labas. Papatay ko itong abo niyo! Gina! Ayaw ka! Dinira mo pamilya ko! Pinatay mo ang anak ko! Ayaw ka!